Hello everyone, ito nga po pala si Joshua, ang artist na hindi kagandahan pero may talent. Ganon! Eme! Ayan. So sa video po ito, ipapakita ko po ang iba't ibang technique kung paano po ako mag-skin tone sa aking mga drawing. So si Beyonce po ang aking reference dahil maganda ang kanyang dark skin. Ganon! Ayan. So nasimulan ko na pala yung left side ng kanyang face, kaya magsimula na tayo sa kabila. Go! So ayan, dito po gumamit muna ako ng steadler na kulay blue sa letrang B. Ganon! Ayan. Ayan, inuuna ko po muna yung hollow ng kanyang cheekbone dito. Ayan, kung makikita nyo po sa left side na picture, yung may red line lang po muna yung uunahin ko, kasi yun po yung pinaka-dark sa kanyang skin. Ayan, dito po sa technique na ito, inuuna ko po muna yung darkest part ng kanyang muka, at saka ko siya i-blend out mamaya using a brush. Ayan, nagko-cross hatch lang po. Bayan, ang hirap banggitin nun. Nagko-cross hatch lang po ako dyan. Malayo po ang hawak ko ng lapis dyan, nasa gawin dulo lang para magaan lang yung ano, pagkakalapat ng lapis sa papel. Ganyan. Hanggang mabuild na yung intensity. So pag nabuild mo na yung intensity na gusto mo, tsaka natin siya i-blend out mamaya pa brush. So disclaimer lang po, ito po mga technique na pinapakita ko, ito po yung mga nag-work sa akin. So sana po makatulong. Ayan. So hanggang dito po nagbi-build pa rin po ako ng intensity para wala siyang white spaces o kaya hindi maging patchy, para pag-blend mamaya, bongga. Ayan. So using round blending brush, i-blend na po natin yung ginawa natin kanina, papasok po sa mukha. Ayan, magsisimula po ako sa may gawing tenga, papasok po sa may gawing pisngi. Kung nakikita nyo po sa may kabilang picture, yung may orange na line, yun po yung mga mid-tones ng kanyang mukha. So hanggang doon lang po ako magbi-blend mamaya. Blending is the key, ganon. Ayan, blend ka lang ng blend hanggang wala ng mga harsh line, wala ng mga white spaces, hindi na patchy, ganon. So kung dito sa technique na to, nagsimula tayo sa dark part, sa next technique natin, nagsisimula naman tayo sa mid-tone. So pa-render, ayan, using steadler ulit, render na po tayo ng kulay ngayon. Ayan, kung makikita nyo po sa may left side na picture, yung may orange na line, yun po yung susundan natin na shape. So susundin ko dito yung shape ng kanyang ilong, tapos ipo-full render ko siya hanggang ma-achieve ko yung gusto kong kulay. Tapos saka natin siya i-blend ulit. So kailangan lagi lang blend, ganon. Di ba pwede hindi ka nag-blend? Kasi pagka hindi blended, pag hindi mo blend ng bonggang-bongga, parang ano, patchy ganon. So parang, ganon. Ayan, shade mo lang siya hanggang wala na namang mga patchy, hanggang wala mga white spaces, hanggang na-achieve mo na yung gusto mong kulay, ganyan. Shade, ganyan. So, ayan. Go! Ayan, using a flood shader brush, i-blend naman natin yung kulay na ipinatong natin kanina. Ayan. Shade, 3 times a day, ganyan. Go na. Ang tagal ko mag-blend rin eh, no? Ayan. Si shade. Parang sinusunod ko din dito yung shape ng kanyang ilong sa pag-blend ko eh. Para medyo may pattern din. Susundin mo lang din yung shape ng ilong. Okay, kung ano mang shape yung dinodrawin nyo, ganun din yung pagbe-blend. Ayan, tira mo, parang may shadow doon. So, ganun din yung pagbe-blend. Ganon. So, ano ba? Tagal. Painitin ka, girl. Ayan. Ayan, using a steadler na kulay blue naman in 4B. So, matingkad-tingkad na to. Yung nasa left side na picture, yung may red line, yun yung mga dark part ng kanyang ilong. So, yun na yung gagawin natin. So, dito, nagsishade na ako dito ng dahan-dahan. Kasi, maiitim na lapis na gamit ko. So, ang hawak ko lang dito ng lapis na may gawing dulo lang para magaan ang lapat ng lapis sa papel. Ganon. Ayan, shade ko lang siya ng paunti-unti. So, slowly but surely. Ako kasi mas gusto ko yung magsisimula ako sa light part papunta sa dark, kasi mas madaling magdagdag ng kulay kaysa magbawas. Ganon. Ayan, biniblend ko na pala dito yung nilagay kong 4B kanina using the same brush. Ayan, blend ko lang ng blend. Ang ingay naman! Re-record ako din eh. Ayan. So ayan, next technique na tayo. Dito gumamit ako ng malaking flat brush para sa mga mid-tones naman niya. Ito sinasawsaw ko to sa mga powder na charcoal o yung mga kiniskis kong lapis sa liha para ma-achieve ko yung mga mid-tones na gusto kong ilagay sa mukha. Ayan. Doon sa nakikita nyo sa kabilang picture, yung may yellow na line, hanggang doon lang tayo magsha-shadow. Kaya yung pag-shade natin dito ay parang number 3. Ganon sa, ayan, number 3, ganon. Ayan, ang arte mag-tutorial nito. Ganon, i-shade ko lang siya hanggang wala ng mga harsh edges. Yung kanina naman, kung kanina nagsimula tayo sa dark, ito naman, parang i-full shade na natin siya using a brush para hindi na tayo mahirap mag-re-render.
ganon. So pag sa mga ano to nagmamadali, ganon. Madali lang kasi mag-brush. So tatapusin lang po na natin yung pagmamata kasi may another tutorial para dyan. So ayan, panoorin nyo na lang kung paano ako magmata. So ganon din, dark, 3 times a day, ang ingay ng tricycle. Napaka-ingay dito sa bahay. Pati mga aso nakikisabay. Ayan, hintayin natin matapos yung mata. Ayan, nagsishade na din ang mata. Parang tutorial din pala to, oh. Oh, shade, blend. Eyeshadow. Oh, dark. Oh, patong lang dark. Eyelashes. Oh. Eyelid. Oh, ayan. Parang yung gano'n, no? Pagkapatong ko ng dark line o ng dark na lapis, biniblend out ko siya lagi para bongga. Ito naman yung powder na ginagamit ko sa pagbiblend. Ayan. Dito naman sa tutorial na ito, i-intensify na natin yung mga color na ang ingay ng aso! Ayan. I-intensify na natin yung kulay na nilagay natin kanina. So, sisimulan natin sa halos ulit ng kanyang cheekbone kasi ayun yung pinaka-dark kanina. So, i-intensify natin. So, yun ang una natin papatungan ng kulay. Ayan. Tapos, kung hindi nyo naman gustong magsasaw ng brush, pwede nyo din ulit i-render para bumalik yung pagka-ano niya ulit, pagka-dark ng kanyang kulay. Ayan. Balik-balik ka lang. Dark. Ah, diba? Mas madali kasing magpaitim o dagdagan yung kulay kaysa bawasan. So, magsisimula ka muna sa light, pa-dark. Iyon ang pinaka-best tekniko para sa inyo. Ganon. Ayan, full render ulit. Ibalik mo yung totoong kulay na gusto mo. Tapos i-blend ka lang ulit. Ayan, using a blending brush na naman, i-blend out mo ulit yung nilagay mo kulay. Hindi pwede hindi ka mag-blend. Blending is the key, alam mo yan. Ganon. Blend. Mamaya naman sa buong mukha, gagamit tayo ng clean brush. Ayan, clean brush yan. So, para ma-blend out natin yung, diba, meron pang natitirang pagitan sa papel. Yung puting papel, tapos yung mga nilapisan mo kanina, pag-meet natin yung sa gitna para ano, maganda ang pagkakahalo ng balat sa tinalupan. Ganon, eme. Para maganda yung kaka-blend ng kulay. Hindi siya pachi-pachi. Ayan, no? Parang nag-blend out na siya ng bonggang-bongga, diba? Tapos intensify ulit. Intense na kulay. O, baba. Ganon. Shadow ulit. Ganon. Blending is the key. Ganyan. Ang pinaka-best technique ko po sa inyo iyan. At saka ang pinaka-best na maipapayo ko sa inyo, magsimula kayo sa light pa-dark. Ganon. Para madali lang ang buhay. Ayan. So, sana marami kayo natutunan sa aking mga pinagsasasabing walang katuturan. Eme! Ayan. So, sana marami po kayo natutunan. So, sana malaking na itulong sa inyo ito. So, thank you so much for spending time with me. Thank you so much for watching my video. And see you next video. And bye, mom. Thank you so much. Ganon. Stop na. Ha? Aura. Aura na. Oh, go. Stop na.